Okay, good morning, good evening sa inyo mga Spigatik. So, nandito naman tayo sa Quiaco ngayon. So, ngayon, andito ako sa van ride. May nakita ko isang pang bike na i-check natin. Ito, si Kesport GSX. Gravel bike yan mga Spigatik. So, tara, simulan na natin ito. Napakaganda na itong bike na to. So, tara. So, ito na nga si Kesport GSX. Ito yung gravel bike nila. So, bago tayo magsimula mga Spigatik, onting pabor lang, don't forget to like, comment, and subscribe, lalo-lalo na kung bago ka dito sa channel natin. So, tara! Maraming salamat! Simulan na natin ito mga Spigatik. So, dito pa lang, simulan natin sa kanyang top tube kaagad mga Spigatik. Sa top tube niya mga Spigatik, syempre makikita mo yung kanyang branding dito. May Kesport dito na nakalagay. Hindi naman siya ganung kalakihan, pero simpleng-simple, napaka-minimalist nung kanyang pagkakagawa ng kanyang logo dito. Then, syempre dito may lalagyan na rin dito ng tubig. Ewan ko kung paano. Siguro may mga specific na bracket para dito. Yung iba kasi para may mga nakita ko, mga top tube na bag na compatible para sa mga ganitong klaseng bracket. So, check nyo yung mga Spigatik, comment down below kung alam nyo yung tawag doon sa mga ganun top tube na compatible para dito. Then pagdating dito, makikita ka dito, nakalagay dito GSX, yan, kitang kita, napakaganda. Then dito naman mga Spigatik, hindi siya ganun ka-smooth, hindi rin siya ganun ka-kapal. Basta para sa akin, napaka-simple nung pagkaka-weld dito. Hindi siya smooth talaga, promise. Ayan, no? Kitang-kita yung pagkaka-weld niya. So, integrity-wise, ng pagkaka-build nito, para sa akin, all goods na all goods siya. And then, pagdating naman dito, mga Spigatik, ICR niya, kanan, isa, then, dalawa naman sa kaliwa. So, ito, panigurado to is for RD. Ito naman is FD. And then, sa brake set. Pagdating naman sa kanyang down tube mga Spigatik, may pagka-square naman siya. Ayan. Hindi siya bilugan mga Spigatik, pero napaka-smooth naman pagkakagawa. Then dito naman, may lalaganan dito ng battle cages. So dalawa na yan. Okay. And then pagdating naman nga pala sa size ng frame na binabike check natin, is size 49 mga Spigatik. 49 yan, and then alloy 6061 na rin yung ginamit sa kanya. And may parang nakalagay dito eh, design in US yung nakalagay sa kanya. Oh, hindi to sticker or ano man ha. Yung iba kasi nakalagay design in Italy, design in Taiwan, made in Taiwan. Pero sa kanya, made in US. Design pala, design in US. Hindi siya made. So design lang, alright? So, pagdating naman sa FD niya, mga Spigatik, ang ginamit sa kanya is GRX na, mga Spigatik. Napakaganda na itong bike na to. So, nakatubay ito, mga Spigatik. So, ang ginamit sa kanyang chainring is 46-30-40. 46 yung malaki, 34 naman yung maliit. Alright? And then, pagdating naman sa kanyang crankset, ang ginamit sa kanya is Pro Wheel. Alright? Ayan o. BCD 110, BCD 110, ayan. So pagdating naman sa kanyang chain ang ginamit mga Spigatik is KMC na yan mga Spigatik. And then pagdating naman dito sa kanyang chainstay, napaka-smooth talaga. And then makikita mo dito may pagkamat, hindi ko mawari kung mat pa talaga to. Kasi ewan ko, basta pagdating naman dito mga Spigatik, GSX yung nakalagay dito. Ayan o. Siyempre, yung pangalan na itong bike na to is Kesport GSX. Alright, ito na yung pinaka-highlight na ito, mga Spigatik. Pagdating naman sa kanyang RD, mga Spigatik, ang ginamit sa kanya, Shimano GRX ang ginamit sa kanya. So, pag Shimano GRX na ito ang ginamit, it should be 10-speed, mga Spigatik. And then, kinaganda na ito, siyempre, built for gravel to, mga Spigatik, may clutch to. Ito. Ayan, no? May clutch yan. Ang kinagandahan niyan, syempre, ma-adjust mo yung tension mo para hindi nagsaslap yung kadena mo. Yun ang kinagandahan ng mga merong clutch. So, ayan, may on and off yan. So, as of this moment, naka-off pa yan. Pag in-on mo yan, nandito yan sa taas. Like this. Oh.
ayoko lang isagad, patay na lang natin. Alright, so yan si GRX. And then pagdating naman sa puli ni GRX, mga Spikitik, eto hindi siya ganong kalaki yan. Siguro eto na talaga yung para sa kanya. Kasi siguro kung lalakihan mo pa yung mga puli niya, hindi na siguro advisable. Kasi syempre may clutch to. And then para sa akin, mga Spikitik, lalong lalo na kung magko-convert ka ng chainring mo, pag ganito yung ginagamit mong RD, huwag ka na mag-o-oval, mga Spikitik. Kasi pag naka-on yung clutch mo, masisira yung tension nito, mga Spikitik. Masisira lang yung spring niyan. Huwag na huwag mong gagawin yon. So mag-round ka na lang na chainring. Alright? So pagdating naman sa kanyang sprocket, mga Spikitik, ang ginamit sa kanya ay Sunshine 11 by, check natin, ganda ng tunog ha, 11 by 3060. Yan. Ayan, kitang kita, walang daya. So 11 by 3060, okay na yun sa aonan, since nakatubay na rin naman to. Then pagdating naman sa tires, ang ginamit sa kanya is WTB. Ayan, WTB 700 by 40C Nano ang ginamit sa kanya. So eto is light and fast rolling na yan, mga Spikitik. So tubeless ready na yan. Alright, tubeless ready na yan. Then also pagdating naman sa kanyang rim, eto machine 11 na rin yung ginamit sa kanya. And then tubeless ready na rin to. Yun ang kinagandahan sa rim set nito, mga Spikitik. Alright, so alloy na rin yan, mga Spikitik. So pagdating naman sa kanyang hubs, mga Spikitik, ang ginamit sa kanya is alloy na yan, mga Spikitik. Pero walang pagkakakilanlan. Alright, so mapunta naman tayo sa kanyang brake set, mga Spikitik. Ang ginamit sa kanyang brake set is GRX na rin, mga Spikitik. Napaka-inam. Solid na solid yan. Then syempre may cooling pins na rin yan. Ayan oh, may cooling pins na yan. So para sa akin, kung lulusong ka, hindi naman siguro mag-iinit ng maigi yung iyong mga brake pads. And then ginamit sa kanyang rotor is 160mm na rin. And then naka true axle na rin to, mga Spikitik. Napakaganda na itong bike na to, sobra. So mapunta naman tayo sa kanyang saddle, mga Spikitik. Cell Royal yung ginamit sa kanya. And then pagdating naman sa kanyang seat post, mga Spikitik, dalawa yung adjuster niya dito. And then syempre ito, panigurado to, 27.2 to. Alright, 27.2 yan, panigurado. Machine 11 na rin yung ginamit sa kanyang seat post. Then pagdating naman sa kanyang headset, mga Spikitik, sealed bearing na rin to, machine 11 ang kanyang stem, 31.8 ang clamping ng kanyang handlebars, ay ng kanyang stem. Alright, so handlebars nito, meron siyang armrest dito ng onte. Alright, ewan ko kung, ay hindi siya armrest, mga Spikitik, dahil dumalang dito yung kanyang cables. So pagdating naman sa mga cables ang ginamit sa kanya, Shimano na rin. So ito yung mga barrel adjusters niya. Andito na lahat. Kompletong-kompleto. So mapunta naman tayo sa kanyang STI, mga Spikitik. STI na ginamit sa kanya is GRX. So pag sinabing STI, pang Shimano lang yan, mga Spikitik. Alright, so pag other brands, so it should be Brifters. It should be Brifters sa other brands like L2, yan, mga yan, Brifters yan, mga yan, mga Spikitik. So STI is for Shimano only. So pagdating naman sa kanyang fork, mga Spikitik, eto, kinagandaan na ito, alloy na to. So yung mga nangangamba para sa mga carbon, mga Spikitik, you don't have to worry, alloy na alloy to, mga Spikitik. And then dito naman, meron mga nakaabang dito, syempre, ano to, mga Spikitik, ha? Gravel talaga tong bike na to. So alam na alam nyo kung bakit mayroong mga ganitong klaseng lalagyanan. Syempre yung iba naglalagay dito ng mga carriers nila, syempre nakalagay yan dito, mga Spikitik, nakalagay yan dito. So ayan ang mga silbi nyan. So fork na ito sa harap, naka true axle na rin to, mga Spikitik. Alright, so pag-usapan na natin presyo na ito, mga Spikitik. So ayun na, mga Spikitik, si KS4 GSX. Alright, pero hindi pa ito yung 2.0, mga Spikitik, ha. Maghahanap pa ako ng 2.0 neto. So abangan nyo lang yan, magtsatsaga tayo. Eto na, bago ko sarado itong na to. Eto! Yan ha, shoutout nga pala, kaya Sumit, nandito sila ngayon. Yan, ayun. Yan, si guys, Spikitik, no? hindi
namin sinasadya na magkita-kita rito. Like ka na, subscribe na rin natin yung channel nila, lalo kay ano, Kuya Sprikiti, kaya Subit. Ayan, nagpapaychi kami dito para sa mga content na hilig nyo. Supportahan natin yung mga bike vlogger na Pinoy, na mga small YouTuber, mga kuya. Ayan. Maraming salamat at try safe po tayo lagi, mga kuya. Kaya pala boy, subscribe kayo sa kanya, mga Sprikiti. Alright! Alright! So ayun na nga, pag-usapan na natin kung magkano itong presyo na ito. 48,000 lang yan, dito lang yan kay Funride, mga Sprikiti. Bakit? Eto mga Sprikiti, GSX S4 gravel to, mga Sprikiti. Quick recap lang, mga Sprikiti. Eto, naka pro wheel na to, naka hollow tech, 2x na yan, GRX ang ginamit. Shimano, may clutch na to, mga Sprikiti. Naka 10 speed, 11x3060, tubeless ready na rin tong mga tires niya. And then GRX, yung kanyang brake set. So, ayun mga Sprikiti, ano masasabi nyo sa presyo na ito? Dito lang yan kay Funride, mga Sprikiti. Alright, so 48,000, sabihin nyo lang sa akin, comment down below kung saktong-sakto na para sa inyo tong bike na to. So, don't forget to like, comment and subscribe, mga Sprikiti. Dito lang yan kay Funride. Lagay ko na rin kung saan nyo makikita tong bike na to, yung mapa, yung Facebook page. Dito lang yan kay Funride, alright? So, comment down below, mga Sprikiti. Maraming salamat. Ciao!